Hi, hello mga kalasa. Welcome sa Lasang Pilipina. Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng lapu-lapu. Gataan naman natin yung ating lapu-lapu. Mayroon tayo dito isang pirasong lapu-lapu na 400 grams ba ito o 300? Di ko na tanong kung ilang grams itong lapu-lapu ko. Hiwain muna natin ng tatlong piraso lang o tatlong hiwa lang pala para malaki kasi sobra, mahirap siya prituhin. Asinan muna natin yan at lagyan na rin ng paminta. Habang ginagawa natin yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Maglagay ng mantika sa kawali, painitin at iprito na natin yung ating lapu-lapu. Antayin lang na mag-brown yung kabilang side at saka bago natin siya baliktarin. Ganun din yung kabilang side. Pagka nag-brown na rin at naluto na, tanggalin muna natin yan sa kawali. Ilagay sa bowl at isit aside muna. Mag-isa na tayo, maglagay ng kunting mantika sa kawali at ilagay na rin yung luya. Ihalo lang hanggang sa maglabas ng aroma at isunod na rin natin ilagay yung bawang. Ganon din, ihalo lang din hanggang sa maglabas din ng aroma yung bawang. Maglagay na rin tayo ng sibuyas. Ihalo lang din hanggang sa mag-translucent at maglagay tayo ng kunting gata. At ihalo para lang din maluto na yung ating sibuyas sa gata. At maglagay tayo ng kunting tubig para talagang lumambot siya. At isunod na natin ilagay yung ating siling green. Ihalo lang din hanggang sa maglabas na rin ng aroma yung siling green. At isunod na natin ilagay yung gata natin. Instant gata na lang yung ginamit ko dahil talagang parang masarap din naman yan. At ihalo lang. At maglagay tayo ng siling labuyo. Optional kung gusto mo ng maanghang, pero masarap talaga pag gata ng medyo maanghang siya. At maglagay tayo ng asukal para pang balansi sa gata. Medyo matamis-tamis yung gata, mas masarap. At lagyan na rin ng asin at paminta. Maglagay na rin tayo ng suka. Mayroon ako ditong balsamic vinegar na kahit anong suka pwede. Ito, mayroon din naman ako balsamic, kaya balsamic na rin ang ilagay natin para matikman na rin natin dahil masarap talaga yung balsamic vinegar. At saka para siyang timplado, ilagay na rin natin yung ating isda at ikot na lang yan. Bulubaliktarin na lang natin para talagang masipsip siya ng gata o... Advantage din yun na pinirito natin siya kasi para hindi siya madali madurog. Baliktarin lang para yung kabilang side naman ulit magkaroon ng gata. At by the way pala, shout out sa nagbigay sa akin ng suka na si Shirin Baruga. Thank you be. Ituloy lang ang paghalo para lang hanggang sa mag-reduce yung gata at medyo malapot siya dahil mas masarap yung lutong-luto talaga yung gata. At advantage din na pinirito natin yan para talagang mawala rin yung langsa ng isda. Kaya pagkatapos yan mga kalasa, ready to serve na yan. Tikman na lang natin ulit kung tama na yung timpla natin sa ating ginataang lapu-lapu. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ilagay na lang natin yan sa ating serving plate. Ito na mga kalasa, presenting yung ating ginataang lapu-lapu na talaga namang magsaing ka na ng extra dahil sigurado mapaparami ka ng kain. At alam ko,
na kayang-kaya mo tong gawin dahil sobrang dali niya lang lutuin at simpleng-simple lang, kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!